Hello mga ka-EW. Good morning sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng mga fisherman dyan. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ko pinapaltan ng ring guide yung mga sirang ring. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa nang walang damage yung rod na carbon. Carbon kasi ito. Kasi may nag-PM sa akin sa aking video, sa aking YouTube channel. Ginawa daw niya na damage yung carbon. So ngayon, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano ko pinabaltan itong ring nang walang damage yung carbon at ibabalik natin sa dating eksaktong kinalalagyan nang parang original. Okay, kung fisherman ka, panoorin mo ang video na to, pati itong tip na to ay aking papaltan. Ngayon, ituturo ko sa iyo step by step. Keep on watching lang, maraming matutunan. Panoorin mo hanggang sa huli ang video na to. Sigurado ako, matututo ka kung fisherman ka. So keep on watching. Intro muna tayo. Strike mga ka-BW. Tatakbo. Para GT. Parang GT to. Ayan mga ka-BW, i-start na tayo. So ito yung sirang rod. Ang damage niya ay ring, ito. So kung magpapalit ka ng ring na to, make sure bibili ka ng pampalit mo na eksakto yung kaparehas niya. Kung wala, basta similar. So ito, bumili ako ng ring na bago. Ito yung bago, ito yung luma, ito yung pagkakaiba. Parehas yan, pag sinalpak mo dyan, eksakto yan, o bilog na bilog. Eksakto yan, o doon, o yun o. Okay, eksakto yung bilog niya. Ibig sabihin compatible siya. Yan o. Compatible siya, mga ka-BW. Dapat ganyan para yung laro nung line, eksakto pa rin. So, ganyan kasimple. Papalitan ko yan, itong bagong papalit natin. Para dito sa baba. O yan, papalitan natin yan. Tatanggal natin, papalitan natin ito. And then, itong dulo, tinanggal ko yan. Kasi sira na rin, papalitan natin nito. Iyagin natin, ibabalik natin na parang original yan, ganito. Bago ako mag-umpisa, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko sa pag-repair para mas mabilis tayo. So alam nyo na kung ano mga ginagamit kong materialis. Unang-unang ginagamit ko mga ka-EW ay ito, mahalaga, lighter. At bakit may lighter ako? Kasi ito ay tatanggalin natin, painitan natin ng kaunti ng lighter. So, lighter. And then nail cutter or ito, pamputol. And then ito, UV resin hard, panglagay natin dito sa resin na to para mabalik original siya. And then UV light, ang UV light na to ay pangpatigas ng resin epoxy. And then tape, ang tape na to, electrical tape ang ginagamit ko, kahit anong tape pwede, ay nilalagay ko dito sa pagitan ng dalawang ito para hindi madamage yung carbon, para may guide ka hanggang doon lang ang matatanggal mo, hindi pati yung iba, para hindi madamage yung carbon. So yan ang mga ginagamit ko mga ka-BW, ha? Lighter, cutter, ito bagong ring, tapos tape, resin epoxy, at saka itong UV light. And then last but not the least, pantali para dun sa pampatibay ng ito. Kasi may tali sa loob yan, tatanggalin natin, papalitan natin yan. So tara, umpisa natin kung paano natin papalitan ito. Okay? Nakikita mo tong line na to, yung kulay, kung yan, gold. Lalagyan mo dyan, eksakto sa puno, yung, kasi nandyan yung resin epoxy niya, yung tape, doon dyan mo lalagay. Ayan o, napansin mo? Ayan, hanggang dyan lang siya, ha? Wag susubra. Kasi yan yung guide para hindi siya matanggal, hindi masira yung carbon. Tapos gupitin natin. Yan, eksakto lang. Ganun kasimple mga ka-BW. Para madaling tanggalin, tupian mo ng konti yung dulo ng tape. Ganun kasimple. Yan, una. Pangalawa, itong kabila, lagyan din natin ng electrical tape. Kahit anong tape yan, pwede yan. Pero ako, mas gusto ko electrical tape.
kasi mas madikit siya, tapos madaling tanggalin. So lagyan natin, paikot doon sa, napansin niya doon sa may line, kasi yun ang line niya, dapat hanggang doon lang. So ikat natin. So ayan mga KFW, okay na po yan, ready na po yan, pwede na po siyang magamit, madali na po siyang tanggalin. So ganun siya kasimple. So ang gagawin natin, second step, susunugin natin siya pag ganito. Ang susunugin natin ay yung resin epoxy na yan. Kanya kasimple. Kasi tatanggalin natin ay resin epoxy, hindi kung ano. Pag malambot na, yan, kumuha ka nitong pang sungkit. Sungkitin mo dahan-dahan itong gilid. Malambot na ho yan, oh. At tipak na kaagad, oh. Tipak na siya kaagad. Madali na siyang tanggalin pag merong make sure, dahan-dahan lang po. At baka masira yung carbon ng rad. Dahan-dahan lang. Para hindi siya masira. Ayan, oh. Oh, tanggal na po, oh. Ganyan po kasimple magtanggal nang hindi sira yung carbon. Oh. Yan, tanggal na siya. Oh, pansin nyo? Oh, tanggalin yung kabila. Oh, ayan. Ganun kasimple. So, yung isa naman, tatanggalin natin. Ganun din ang procedure. Ayan, oh. Painitan. Para madali siya matanggal. Ayan. Tanggal na. Mainit na yan. Oh, tuklapin natin. Landahan. Tuklapin natin yung kwan, yung resin. Madali yung tuklapin niya pag mainit mga 5W. Ayan, oh. Ayan, oh. Tuklapin natin. Ayan mga KW, oh. Ayos na yan, tanggal na yan. Ganun kasimple, oh. Tanggal na po yan. Ay, ito na. Wala pong damage yung carbon. Natanggal po natin yung ring na luma. Yung damage sa ring, ano, damage yan. Natanggal po natin, wala pong damage yung carbon. Ang purpose itong kwa na to, tape na to, ay protection para hindi madamage yung carbon dito. Kasi yung sinusunog kong ito ay resin epoxy, hindi po yung carbon. Ito yung pagtatali mga KFW. So ito yun ginagawa natin. Tatalian natin. Wala akong itim na pantali. Ito ang gagawin natin. Ang pagtatali natin ay kahit na may kulay yan, braided, yung lumang braided ang pagtatali natin. Ganito kasimple. Make sure lang na matibay yung pagkakatali natin para hindi siya masira. Hindi agad masisira. Sayang naman kasi pagkakuan, pagka gagawin na rin lang natin, sabi nga natin, gagawin muna ng pulido yung sigurado kang matibay para hindi siya masisira agad. So ito, tatalian natin to. Ganitong pagtali. Natalian ko yan. Ayan. Ganun kasimple. Magkabilaan, tatalian natin yan. Patapos, ilalak natin. So, mamaya, pakita ko sa inyo pagkatapos po ng talian. Ayan mga KFW. Tapos po ng talian. At ito na siya. May tali na siya. So, itim na yung tali niya. Napansin nyo, bago na yung ring. So, ang ilalagay natin sunod nito ay resin epoxy. Patitibayin na natin. Lalagyan natin ang resin epoxy para tumibay siya. Pero hindi ko pa rin tinatanggal yung guide kung napansin nyo kasi ilalagyan natin ang resin epoxy yan. So, bago natin lagyan ng resin epoxy, ikakabit natin yung tip. Kasi dalawang ring ang nasira. Ito naman ikakabit natin ngayon. Tip. Ito mga KFW. Tips para sa paglagay nito. Pakisiguro lang po na kuha nito tuwid pagka nilagay ninyo. Ngayon, alagyan natin ito ng resin epoxy. Ito ang nilalagay natin, resin epoxy. Kuha tayo, konti. Lagyan natin sa dulo, yun, dulong-dulo lang. Konti lang po. Ayan. Yan, dulong-dulo po. Tapos, lagay na natin ito. Dahan-dahan. Huwag po kayo mamroblema kasi po ito hindi ka titigas. Hanggang din yun nilalagay na UV light. So, bago nyo lagyan ng UV light, make sure na tuwid siya. Ayun, oh. Napansin nyo, sinisipat ko ng ayos. Make sure lang po na tuwid, ayun. Pag kayo ay satisfied at tuwid na sa tingin ninyo, yung ring guide, itong tip na to, ay tuwid dito sa kabila. Tuwid na tuwid yung ring, gaya nyan, oh, tuwid na. O, tingnan nyo, oh, tuwid na tuwid. Pag satisfied na kayo, kasi may resin epoxy na siya, nilagyan ko na. Ngayon, ang ilalagay nyo ay UV light. Ito yung UV light. Napansin nyo, violet siya, UV light. UV light. O yan, violet siya. Napansin nyo. Ayan, o. Ito ay hindi mahalos, hindi makita. Ayan, o. Napansin nyo, violet. Ito ay ilalagay ko na dyan. Ayan. Ganyan lang kasimple.
Ayan, within 20 seconds po, tuyo na to. Wala nang problema, napakasimple. Ayan, tuyo na. Oh. Okay. At dahil matigas na siya, matigas na. So, hindi pa yan tapos. Lalagyan pa lahat ng uli sa ibabaw ng resin epoxy yan. Pero bago natin lagyan ng resin epoxy sa ibabaw, unahin muna natin ito. Kasi madali na lang yun. So, ito, lalagyan natin ng resin epoxy kasi pa siya, maganda na ang pagkakaset up. Tuwid na siya, pantay na. Unang-una, simple lang. Lagyan na, kuha ka ng kaunting-kunti, lagyan mo na resin epoxy, sigurado mo paikot. Ayan o, nakapansin nyo, makinang na. Yun yung resin epoxy, yung pang pa balik original. Ayan o, makinang-kinang na siya, napansin nyo. Yan yung pambalik original, mga ka-W. Para yung pagkakagawa niya, maganda, makinis, matibay. O, ayan. O, ganyan kasimple o. Kaya magkabilaan yan, lalagyan natin magkabilaan. Papantayin natin bago natin lagyan na UV resin. So keep on watching lang, pakikita ko sa inyo pagkatapos na. So ito mga W, lagyan ko na pareho. Ang technique dyan, bago natin lagyan ng resin epox na kuha ng UV light, paikot-ikuti natin ng ganyan para po pumantay yung resin, para magpantay siya, hindi magbuo-buo. Ganyan, napaikot ko yung ganyan yan. Tapos talagyan natin ng UV resin. O yan o. Ayan. Ayan. Tapos na po, 15 second coating natin para mas matibay. Ayan mga kapdabyo, tapos na natin lagyan ng resin epoxy. So tatanggalin natin to, tingnan nyo, walang kadamage-damage yung yung kanyang carbon. Ayan o, balik original mga kapdabyo. Yan ang inasabi ko. Balik original siya, ayan o. Wala siyang damage. Wala siyang dumi, wala siyang damage, napakaganda, smooth siya. O ayan o. Oh. Bago na naman. So ayun mga kapdaw nyo, tapos na yung project natin. Eto, napagtanan natin ng bagong ring guide. Yan. Oh. Dalawang ring ang pilat natin. Ito yung tip. Pilatan ko rin. Bago na siya lahat. So that's it for today. Ganun lang kasimple. Kung paano ginagawa yung mga fishing rod para hindi ma-damage yung carbon niya. Ito yung carbon. Lalagyan natin ang tape magkabilang dulo. Tatanggalin natin dahan-dahan yung pinaka-tali niya. Papalitan na rin. Lalagyan resin epoxy. And then, lalagyan ng UV light. Pagkalagyan ng UV light, ayun, tapos na siya. So sana natuto kayo sa aking video tutorial ngayon kung paano pinapalitan yung ring guide at saka yung tips na mga rod nang walang damage. That's it for today. Hope you like my video. If you like my video, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para update ka sa lahat ng adventure ko sa UAE. Thank you for watching. God bless you all. See you, my next vlog. Thumbs up if you like my video. Pakishare na rin kung nakatulong sa'yo. Bye-bye!